Isang lalaki ang nagising mula sa isang aksidente. Naglakad siya hanggang makarating sa isang highway. Palapit ang isang sasakyan at pinara niya ito ngunit muntika na siya nitong mabangga. Pinuntahan niya ang sasakyan at binuksan ito. Pagbukas, nakita niyang patay na ang babaeng driver nito. Sinubukan niyang tumawag ng tulong ngunit hindi nito alam kung saan siya at kung ano ang kanyang pangalan. Kinuha niya ang kanyang wallet at nalaman niya ang kanyang pangalan na Liam Hartwell. Nagulat naman siya nang may bumagsak na patay na ibon sa bubong ng sasakyan. Tumakbo siya palayo at nakadaan siya sa isang restaurant sa tabi ng kalsada. Pagpasok na abutan niyang patay na lahat ang mga tao sa loob. Nabangga din ang sasakyan sa labas at paglabas nito nakita niyang patay na din ang driver nito. Sa pag-akal ang virus ang dahilan, pinunit niya ang kanyang damit at tinakip ito sa kanyang mukha. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang makarating sa kanyang bahay. Kumatok siya ngunit walang tao at binasag nito ang salamin sa pintuan para makapasok. Narinig nito sa balita na maaring virus ang dahilan ng pagkamatay ng mga tao. Napansin niya ang isang driver sa labas at binalaan niya ito na umalis sa lugar. Tumapit sa kanyang bahay ang driver at bigla itong natamba at namatay. Nagsusulat ito ng nenes sa tunog ng isang ibon sa labas. Tumabas siya para lapitan ang ibon ngunit bigla itong nahulog sa lupa at namatay. Napagtanto ni Liam na siya ang dahilan ng mga nangyayari at hindi ang virus. Natago ito nang may pumuntang mga pulis sa kanyang bahay. Papalapit na ang isang pulis sa kanya nang magkalaglagan ang mga patay na ibon sa daanan nito dahilan para bumalik ito. Isang gabi, nakita nito ang isang babae na balak pumasok sa kanyang bahay at hinahanap siya nito. Pinigilan niya itong lumapit sa kanya ngunit nagtaka si Liam kung bakit hindi namamatay ang babae. Sinabi ng babae na kasama siya nito nang ma-accident siya at hindi din ito maalala ang kanyang pangalan. Nagtaka si Liam nang hindi namatay ang hayop na malapit sa kanya habang kausap ang babae. Pumasok ang babae sa loob ng bahay at nagbaka sakaling may makuha itong impormasyon tungkol sa pagkataon niya. Pumunta sila sa isang tulay at doon naalala ng babae ang papel na tinapon nito sa tubig. Pinuntahan nila ang crash site at pagdating lugar nakita nila ang isang maitim na hugis bilog sa lupa at namatay lahat ng halaman na nasa loob nito. Dito na sinabi ni Liam sa babae ang mga nangyayari sa kanya at ang tungkol sa mga taong namamatay. Nagalit ang babae at naglakad ito palayo kay Liam. Tumaan ang isang pulis at tumigil ito nang nakita ang bangayan ng dalawa. Tinanong nito si Liam ngunit bigla na lang ito natamba nang naglakad palayo ang babae. Tumakbo ang babae sa takot ngunit nahabol ito ni Liam. Gamit ang isang kambing, pinakita ni Liam sa babae na namamatay ang mga malapit sa kanya kung lalayo ang babae ng 15 meters. Balak ni Liam na pumunta sa pulis ngunit pinigilan ito ng babae at sa halip niyaya niya ito sa hospital para magpa-examine. Habang nasa hospital, napanood nila sa TV ang balita tungkol sa driver na namatay malapit sa bahay ni Liam. Dumating ang mga pulis at nagkataon din ang paglabas ng doktor para ipaalam na normal ang result ni Liam. Sa takot na paghiwalayan, tumakas ang dalawa at tinabol ng mga pulis. Natigilan ang babae nang makita ang missing person board at may naalala tungkol sa poster. Sinundan nito si Liam ngunit nakapasok na ito sa elevator, hinabol niya ito para hindi makalayo at pinalabas naman ni Liam ang mga tao sa loob ng elevator. Uling nagkalapit ang dalawa sa second floor ngunit paparating na ang mga pulis at dali-dali silang tumakbo palabas. Nalaman ng babae mula sa balita ang pangalan nito na Rose at hinahanap ito ng kanyang asawa na si Sam. Pinuntahan nila si Sam at pinasakay sa kotse para humingi ng tulong. Nung una ayaw maniwala ni Sam sa kanilang kwento at sinubukan pa nitong tumawag ng pulis ngunit napaliwanagan ito ng babae, pinakita ni Liam kasama ang pagkamatay ng ibon na malapit sa kanya. Dinala naman ni Sam ang dalawa sa kanyang shop para pansamantalang magtago. Pinaliwanag ni Sam sa babae na nawawala ito habang hinahanap ang kanyang kakambal na si Lily. Naalala ni Rose nang muntik na itong tumalon sa tulay ngunit napigilan siya ni Liam. Kinuwento naman ni Rose kay Liam ang naalala nito sa tulay kung saan sila nagkakilala. Nakaramdam ng selos si Sam sa pagiging close ni na Rose at Liam at binalaan nito ang babae na hindi nito kilala si Liam. Nadagdagan pa ito ng binalak ng dalawa na magtago nang hindi siya kasama. Tumawag ng pulis si Sam ngunit nagsisi din ito bandamang huli. Tumating ang mga pulis at kasamang inaresto si Sam. Pinalak tumakas ng dalawa ngunit naabutan din ito ng mga pulis.
Pilit silang pinaghiwalay ng mga pulis at namatay din ang mga ito. Tinanggal ni Sam ang mga posas ng dalawa at pumayag itong magpaiwan na lang sa bahay. Umalis ang dalawa at nakita nila sa report ang isang cosmic event na tumama kung saan din nangyari ang kanilang pagka-aksidente. Habang nasa cabin, nadiskubre ni Rose na isang serial killer si Liam at ito ang nag-abduct at pumatay kay Lily. Samantala, naalala din ni Liam ang balak na pag-abduct at pagpatay nito kay Rose kung kailan na aksidente ang kanilang sasakyan at nangyari ang cosmic anomaly. Tinutukan ni Rose ng baril si Liam at pinaluhod ito sa katinanong kung nasaan si Lily ngunit hindi ito masagot ni Liam. Pagbalik sa cabin, may nag-aantay na mga lalaki at ginawa silang hostage. Inutusan ng tatay ang kanyang anak na barilin si Liam at tinawag nitong terorista si Liam. Tumayo si Liam at namatay ang tatay at ang isang anak nito. Tumakbo palayo si Rose ngunit binaril ito ng isang lalaki. Namatay din ang lalaki nang dumaan si Liam papunta kay Rose. Tinala ni Liam si Rose sa hospital at habang naghihiwalay, binaril ni Liam ang sarili nito sa ulo.